Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel na ang kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang kasirola, naglagay na po tayo dito ng 1 1/2 cup na cassava starch. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na po natin yung ating cassava starch, naglagay lang po tayo dito ng tubig. So unti-unti kong inilalagay yung tubig para po hindi tayo mahihirapan sa paghalo o sa pagtunaw ng ating cassava starch. Since ito po ay medyo malagkit at mahirap siyang haluin, ay dapat talaga unti-unti lang yung paglagay ng ating tubig. So in total, 1 liter po ng tubig yung inilagay natin dito. Kapag nailagay nyo na yan dyan, naglagay na rin tayo dito ng 1 can or 390 grams of condensed milk. Kapag nasimot na natin yung ating condensed milk, ilalagay na rin po natin dito yung isang sachet or 24 grams ng ube Menu Magic na jelly powder. So ito po yung mas magpapadali para hindi na po tayo mag-i-steam pa ng ating recipe. So ilagay nyo lang yan dyan lahat. And maglagay na rin tayo dito at least 1/2 teaspoon ng ube essence. Mga kakusina, tamang-tama lang din yung lasa nito. Pero kung meron pala kayong condensed milk na mabibili na ube flavor, pwede rin yun yung gamitin ninyo. Pero kung wala, since gumamit na tayo nitong ube na jelly powder, ay malasa na rin po talaga yung kinalabasan ng ating recipe. Kapag nailagay na po natin lahat yung ating ingredients dito sa ating kaserola at nahalo na natin ng maigi ito, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. So dapat medium muna yung apoy or nasa bandang gitna yung apoy natin para papainitin muna natin yung ating mixture. Tapos po, habang humahalo tayo dyan, mapapansin ninyo na medyo kumakapal na po yung consistency ng ating mixture. Kapag nangyari po yun, pwede na nating hinaan yung ating apoy dahil mabilis na pong kakapal yung consistency nitong ating mixture. And take note mga kakusina na dapat kapag naluto na po agad yung ating mixture ay isasala nyo na po ito sa inyong mga mold. So ako, gumamit ako nitong puto molders. And yung ginamit ko po ay yung large size, which is nakita nyo naman yan sa ating Facebook post. Ayan, tapos mga kakusina, since ito nga ay nag-video tayo, eh syempre, sineset-up ko pa yung camera at all, ganyan. So, medyo naging sticky yung kinalabasan ng aking recipe o yung ating mixture. Hindi ko siya agad na isalin sa aking mold, pero goods pa rin naman yung kinalabasan niya. So, kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, make sure na itatransfer agad natin to sa ating mga lagayan. Tapos, kapag na-transfer na natin lahat ito dito sa ating mga molders, ay palalamigin lang natin to or hihintayin lang natin siyang medyo mag-set. Kapag nag-set na po iyan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayun na nga mga kakusina, kapag nag-set na po or nag-firm na itong ating recipe, i-unmold lang po natin ito at nilagyan ko lang po siya or dinampi ko lang siya dito sa ating desiccated coconut kasi maganda rin yung kinalabasan and tama lang din yung kanyang lasa. So kapag na dampian na po natin yan ng ating desiccated coconut, ipapakita ko na sa inyo kung ano po yung kanyang consistency dahil sobrang soft po niya and talaga namang masarap din yung lasa. Kaya kung ube lover ka, for sure, ay ma-appreciate mo to. So kung hindi ka naman ube lover, pwede naman pong ibang flavor yung gawin ninyo. At ayun na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and no steam na nag-feeling peachy-peachy. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga video. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Ang sarap nito and tignan nyo naman no, sobrang lambot din nung kanyang consistency.